we're back on another video. Una, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood, nagla-like, and patuloy na sumusuporta sa YouTube channel na Pauling Star. I hope na nag-enjoy din kayo as much as I do sa mga ginagawa ko. So hopefully, and I'm also praying na sana mas lumaki pa ang ating pamilya. So keep on watching, keep on liking, and please tell your friends or relatives to subscribe on Pauling Star, our YouTube channel. If you have any suggestions, comments, please feel free to let me know on the comment below. Okay? So today, ang gagawin naman natin, since na-miss kong mag-contact lens, dahil nga hindi naman tayo lumalabas, no? So, sabi ko, bakit pwede naman siguro na paano ikabit or paano ilagay at tanggalin ang contact lens. Hindi ako expert dito kasi hindi ako madalas mag-contact lens kasi tamad din ako pagdating sa mga bagay na kailangan na nagre-require ng time. Pero this time, join me kung paano maglagay at mag-alis ng contact lens. Okay, let's start! Okay, we're back. So, eto, kakabili ko lang din ito a few months ago before mag-quarantine. Kasi nga, ang tagal ko nag-stop mag-contact lens. Kaya lang ako bumalik kasi nga, nagkakaroon na ng mark yung ilong ko. Tsaka sumasakit yung ilong ko tsaka yung sa tenga ko na. So, sabi ko, mag-contact lens muna ako. Binili ko to sa EO. Eto siya. Hazelnut brown, if I'm not mistaken, yung color niya. Tapos kasama niya na yung solution. Tapos bumili na rin ako sa kanila ng drops. So, itong tatlo na to, parang around 800. Good for 1 year na tong contact lens na to. So, I'm excited. Gamitin na natin. Ito mo ng left. Arno. Wait muna kasi. Mas dito kasi na yun. Ayan. Pag pumunta kayo sa EO, siguro ganun din sa ibang pilihan ng contacts. Sasabihin naman sa inyo kung paano siya dapat ilagay. Make sure pala na malinis ang kamay nyo ha. Kasi sensitive yung eyes natin. So, yan siya. Ito, dapat tama ang lagay nyo kapag paloob yung ito, hindi siya palabas or patulis. Kailangan paloob siya, ganyan. So, lagyan din natin siya ng solution para mas malinis siya. Ayan, again, please bear with me. Ngayon ko lang siya uli. Gagamit ko na. Hulog. Wait lang. Nag-reckon? Hindi kasi ako sanay pag hindi nakaharap sa salamin. So, ayun, finally. Nalagay na natin siya. So, ganyan siya. Okay. Okay. Yan. Yung next naman, na mata. Okay, ito namang next. Yung left eye. So, mas hirap ako dito. Ewan ko lang ngayon. Tingnan natin. Magulo yung mata ko, no? Ah, diba? Masirap ako, pero first time napasok ko siya agad. So, ayan. Yan ako. Lagi akong naiiyak pag
ganyan siya. Kapag nilalagay ko siya, siguro kasi dahil ang tagal na, hindi ako nilagay ng contacts. So, ayan siya. Nice, no? Okay. Arte. Ayan. Ayan siya. Ganyan lang. Madali lang, actually. Pag araw-araw nyo itong sinuot, syempre hindi na kayo ganun ka-struggling or ganun mag-struggle sa paglagay ng contact lens. Of course, you know, it takes practice para maano nyo yung isang bagay. Uy, ang dolly. So, yun. Later naman, tatanggalin natin ang contact lens. Okay, share ko lang pala, guys. Nung dati, ang mga ilang beses na ako nakawala ng contact lens. Pero ang lagi ko kasi binibili, clear lang. So, there was a time na nakabalik na ako. So, nalagay ko na siya, nagtrabaho na ako and all. Tatanggalin ko na siya, nasa bahay na ako. Pilit kong tinatanggal yung sa right eye ko. Hanggang sa namula na siya. Kasi wala na pala yung contact lens ko. For some reason, or sobrang katangahan ko lang, hindi ko na malayan, nalaglag siya. Hindi ko rin alam kung paano yun nangyari. So, yun. Yun na ata yung last kong bili ng contact lens na clear. Next ko naman bili yung blue. Sabi, okay lang daw yun, yung ganong kulay. Bagay din naman sa skin tone ko. Pero, doon, anong sinuot ko? Kala mo talaga, trying hard. Sobra. So, hindi ko na siya sinuot hanggang sa na-expire na lang siya. Sa afternoon, hindi na talaga ako uli na contact lens. Kasi nga parang nanghihinayang ako, nasasayangan ako sa pinambili ko. Bumalik ako sa salamin. Kasi ito yung ano ko, right eye ko is 375. Ito naman is 350. So, yun pa pala, kapag magpapa-eye check-up kayo, make sure na na-rest or nakapagpahinga yung eyes nyo ng matindi. Na na-rest nyo siya, na itulog nyo siya. Kasi yung last eye check-up ko, galing akong shift. So, pagod yung eyes ko. So, parang tumaas yung grado ko. Naging 400. Nung sinukatan ako ng eto nga, ng contacts, nahihilo ako. So, parang sabi ko, hindi match. Yun pala yun. Dahil hindi nakapagpahinga yung eyes ko. So, in-adjust nila sa totoo kong grade. Kasi parang that time, umabot siya ng 400. Tapos naging 420 or something ata to. Hindi 375 or 350. So, yun. Make sure na may pahinga or nakapagpahinga yung eyes nyo bago kayo magpa-eye check. Okay? So, yun lang. So, yun siya, oh. Hindi siya ganong malayo sa original color ng eyes ko. So, ayoko kasi na masyadong obvious. Wow, pero nag-glue na contact lens, no? Hindi. Para lang, tinignan ko na kung bagay sa akin. Eh, di ba, guys? So, wala. Ayan. Hazelnut brown or hazelnut, parang ganon. Gusto ko kasi yung close lang sa or parang hindi halata na naka-contact lens ako. Kaya yan siya. Art. Okay. So, ngayon, parang gusto ko pang i-enjoy itong contact lens ko. Oh, sige. Mamaya ko na lang siya tatanggalin. Bibigyan ko pa kayo ulit ng isang tip pala. Sinabi nito sa EO. Kung first timer ka na magko-contact lens, do not use your contact lens for the entire day because normally ang span niyan is up to 10 hours. Pero kung first timer ka, on the first day, 2 hours mo lang siya gagamitin and then tanggalin mo na. Second day, mag-add ka ng 2 more hours, so 4 hours hanggang sa ma-reach mo yung regular na pwede mo na siyang gamitin for 10 hours. Yun. Kasi ka nga naman, kung gagamitin mo siya ng the whole day, on your first day, chances would be mahihilo ka. Kasi, of course, nag-a-adjust pa yung mata mo. Okay? Kailangan din mag-adjust ng mata. Huwag kayong
Joke lang. Ayan. So, mamaya, tatanggalin ko na to. Hayaan ko muna siya sa ice ko kasi na-miss ng ice ko mag-contact lens. Diba? Kahit nasa bahay lang. Parte lang. Okay, see you guys later. Okay, another reminder pala sa contact lens maintenance. Huwag nyong hayaan or huwag nyong patungan or lagyan ng solution yung contact lens nyo kung meron pang nakalagay. Diba? So, dapat tanggalin nyo yung nakalagay tas palitan nyo. Kasi, if not, based on studies, it may cause a rare infection to our eyes, which is called yung acanthamoeba keratitis. Oh, diba? Ayaw natin yan. Ang hirap na banggitin, rare infection pa. Siyempre, ayaw natin mangyari yun sa ating eyes, which are the windows to the soul. Pak! Ganon! Yan lang. Reminder lang. So, let's, as much as possible, clean our contact lens the right way. Okay? To protect our eyes. Very important ang ating eyes. Bigayan ni Lord Jesus. So, let's protect it. Okay? Yan lang. As a reminder, it's time to remove our contact lens. Make sure you wash your hands na malinis siya, clean and all, before removing your contact lens. Okay? So, right? Ano? Ganyan ang pagka... Okay. Yan. Pag nilagay nyo siya sa container, pag ganito din para alam nyo na ganun nyo rin siya kukunin para hindi na kayo mag ganun-ganun. Alam nyo na nakatamang position siya. Sa kabila. Again, nag-struggle ako dito talaga sa kabila. Yan o. Napikit kasi ako. Pero ganun lang din yan. Sa iba, sobrang bilis lang nila nito. Huwag kayong pipikit, katulad ko. So, parang nahirapan ako dito sa kabila. Bila ko lang ng drops. Okay naman sa kabila. Yan ulit. Yan. See? Okay. And then, okay. We were able to remove our contact lens. Diba? Easy lang yung pag-remove. Pero again, if you'll use your contact lens every day, mas masasanay kayo, syempre. So, that's all for today's video. I hope you're able to get some tips on how to take care of your contact lenses and, of course, on how to put and remove them from your eyes. Okay? Thank you again sa mga subscribers ko. I know maliit pala yung pamilya natin, pero I really, really appreciate na nag-charge kayong manood sa akin. And please, please, keep on watching. Thank you again for your support. Sana mas dumami pa yung subscribers natin at mas lumaki pa ating pamilya. Bye-bye mga kapaling stars, or ka-stars, rather. See you again on my next vlog. Bye for now!